Brad, may tanong ako sa'yo, Brad. Sa darating na halalan ngayon, ngayong Mayo 2022, kung sakaling manalo si Bongbong Marcos, ano sa palagay mo ang unang-una niyang gagawin sa Pilipinas? Nanalo si Bongbong, sa tingin ko, ipagpapatuloy niya yung nasimula ni Duterte. Tapos sa aayusin niya rin yung West Philippine Sea, yung conflict natin. Para kung anong magandang gawin. Tapos, kung nanalo si Bongbong, nagre-represent sa bansa natin, sa Bongbong. Gagawin na niya yung pakipag-negosyo. Pangalawang tanong naman, Olbayan, pangalawang tanong. Naniniwala ka ba yung sinasabi nilang nahukay na Ginto? Tungkol dun sa nahukay na nila Marcos na Ginto? Ayun, ninakaw lang ba nila yun? O talagang ano, talagang totoo yung mga sinasabi ng ibang tao na hindi talaga ninakaw yun? Marami siya ng paso na nagpanalo na bago mag-president si Marcos, mayaman na talaga sila. Marami na silang mga so, imposible na ako sa mga sa kanyang pa naman Marcos, mababa yung budget nila sa gobyerno. Mayroon siya dito sa pagkakay. Yung opinion ko rin. Hindi ako naniniwala. Kasi kung hindi na ako nila, sana kasi yung iba kasi yung ibang tao kasi talagang sinisiraan siya na magnanakaw raw yung mga Marcos. Kaya yun tayo kasi ayun yung pinapanira para siraan yung dati pa kaya sa ngayon hindi na tumatalab yung ganung fake news nila sa mga bali yung sinasabi mo kaya lang sinasabi yan ng mga tao, sinisirahan lang talaga si Bongbong Marcos para hindi siya maging presidente. Oo. Yung ano, tungkol naman kay Sara Duterte na? Kasi nababalita yung nangyaring sa yung nangyaring sinapak niya si Sheriff. Ay, hindi ko nabalitaan. Sinapak niya ba? Pero matagal na yun natin news. Pero kumakalat ngayon sa Facebook. Sa palagay mo, abayan, magagawa kaya ni Sara Duterte yun yung ganun? Depende sa reason kung bakit niya nasa pa. Kasi ako, hindi ako makapagbigay ng opinion kasi hindi ko siya nalaman. Parang wala akong idea. Pero kung may ginawa naman yung police, okay lang naman sa kanya. Si Sheriff. Yung Sheriff. Kung may nagawang mali, okay lang. Sa galit naman, kahit sino naman tao, kung may magawa kang mali, masasapak. Pero sa palagay mo, kapag naging Vice President si Sara Duterte, ano yung pinakamagandang magagawa niya sa Pilipinas? Magiging katulad din ba siya ni tatay niya, si sa tingin ko, President Duterte? Nakikita ko naman sa kanya na matalino at maganda yung plan niya sa Pilipinas. Marami siyang plan para sa Pilipinas. Parang si Bongbong. So maganda silang dalawang tandem. Magka-tandem. Maraming salamat ha. At saka pwede kang bumati sa iyong pamilya sa Pilipinas. Hi sa mga family ko dyan sa Pilipinas, Ate Angie, Bea. Ayan po yung ating ano, ito po yung ating masipag na OFW rito sa Saudi Arabia. Pangalan niya ay si? Alex, yan. Masipag po yan dito sa Saudi Arabia. Kung nalalaman niyo po ang mga OFW rito ay talagang masisipag. At talagang kung may asawa sila talagang ano, pinipilit nila magtrabaho kahit na
meron silang mga sakit. Yan, maraming salamat po. Salamat.